Hello guys, what's up? So, para doon sa mga nagtatanong kung paano po mag-withdraw ng fund nila from Binance, meron tayong very quick tutorial. So, susundan lang natin to. Isishare ko lang sa inyo kung paano natin siya ginagawa. So, kaya dito tayo sa Binance, nasa funding po tayo. And then, hanapin na natin yung P2P. Ito po yung P2P. Click lang natin yan. And then, dahil mag-withdraw tayo, i-click natin yung sell. Ito siya. Yan. And then, after po nyan, make sure po na meron na tayong naka-indicate na account. Like, for example, GCash or BPI. Okay? And then, dahil nasa sell na po tayo, scroll down tayo. Magwi-withdraw lang po ako sa amount na nasa 2,000 plus lang po 'yon. So hanap tayo ng 2K minimum, 'di ba? So ayan, may GCash, Paymaya, 5K. Hanap tayo. Puro matataas. Ito, may nakita tayong kay Cheap Coins trading tayo. So, meron siyang trades na 3 and then yung completion niya is 99.60%. So, goods po ang kanyang views. Diba? And then yung palitan po natin is 56 pesos per 1 USD. 56.88. So, click natin yung sell. And then, dahil mag-buy fiat po, ilipat natin siya, click natin yung buy fiat, and all. So, mag-withdraw tayo ng 2,947.52. Yun na po yung balance ko is 51.82 USDT. So, sa peso po, nasa 2,947.52 po siya. Okay, so magse-select po tayo ng payment method natin and make sure po na nandito na po siya naka-indicate. Okay, ayan, so dalawa po kasi yung GCash ko, click ko lang yan. Okay, and then next, sell USDT, click lang natin yung nasa baba. Okay, so waiting tayo sa ating seller, ayan. Habang hindi pa siya nagre-response or wala pa pong payment receive, wag muna natin siyang i-exit. Okay, make sure muna na nakapasok na po sa account natin yung pera natin. Okay? Para maiwasan po natin yung mga scam. Hindi naman natin sinasabing scam sila kasi talagang bago naman sila maging seller or buyer dito sa Binance, talagang mabusisi rin po ang dinaanan or requirements nila bago sila maging seller or buyers po dito sa Binance. Pero syempre, hindi pa rin natin masasabi kung baka magkaroon ng problema or magkaroon ng problema sa transactions or sa system. Kaya make sure na nakapasok na po sa account natin. Okay? So wait lang natin siya for a few minutes. Meron namang mga reseller na mabilis, meron din medyo matagal. Yung iba po wala pang 2 minutes nakapasok na yan. Message din natin, hi, para mag-ano siya rin pa. Nag-withdraw lang. And then, naisip ko lang po na bigyan siya ng konting tutorial sa Binance kasi marami pa kasi sa atin na medyo nahihirapan na kung paano mag-withdraw dito sa may Binance to GCash or any account. So, isishare lang natin. Malay mo makatulong. E di mas maganda. So, ayun na, matagal siya. Medyo matagal. Pagka ganito kasi, online naman siya. May nakalagay naman online. So, waiting tayo.
And then sinecheck ko rin po minsan yung GCash ko. Minsan kasi hindi pa natin nare-receive yung payment receipt, pero nakapasok na siya sa GCash. Okay? Wala pa naman siya. So, antay-antay lang muna natin. Medyo matagal siya ngayon, ha? Iniinom ko po, mapasensya natin sa mga ganitong transactions kasi may mga times talaga na hindi papabor sa'yo. Diba? Pagka may mga times na talagang matagal, parang wala namang pinagkaibayan sa mga ano, pag mag-grocery ka, hindi naman yan agad-agad na ikaw yung priority. Diba? Pipila ka talaga muna kasi may mga nauna pa. So, kailangan muna matapos yun. Kaya pag mga ganito, medyo mahaba-habang pasensya lang po yung gagamitin natin. So, yung may nag-chat na, may nag-message. Tingin ko nakapasok na siya, check natin. Ayun! Nakapasok na siya, guys. Ayun na. So, may pambayad na ako ng wifi. And then, balik tayo sa Binance natin. Ayan, nag-message na po si reseller. I already sent the payment. Please release the crypto. Thank you. Ayan, thank you tayo para this. Thank you for appreciation. Okay, and then back. Pag nag-back tayo, guys, wait, mag-receive payment muna tayo. Ito. Mat wala ata siya nakalagay na receive payment. Dapat meron yun. Pero mag-pop up naman din mamaya. Hindi ka kasi po pwedeng mag-exit lang na hindi ka magre-receive payment. So, kailangan po talaga yun. Kaya lang kanina kasi naka-light yung ano, hindi siya maklik. So, mamaya po mag-re-remind naman yun ulit na hindi ka pa nakapag-receive payment. So, okay na po yun. Goods na po yun. Ganun na po siya kadali. Okay? So, sana po meron kayong natutunan. Ayan lang po. Napakasimple lang gamitin ang ating Binance. Kaya kung wala ka pang Binance, mag-open account ka na. Kung merong nagpapadala sa iyo sa abroad, pwede nyo po itong gamitin. Pwede nyo po itong pwede kayo magpa-convert from USDT to peso money, something ganun. Kaya very very convenient po ng Binance gamitin. So yun lang po. Thank you and God bless. Thank you.
Thank you.